Dali guys, gagawa tayo ng ipipreserve natin itong pork belly. Papakita ko sa inyo kung paano yung process ng preserved pork belly. Yan. Idadry muna natin ito. Tapos, imamarinate natin siya ng soy sauce. Yung ginagamit namin is light soy sauce kasi ayaw ni amo ng masyadong salty. Kaya ano lang, light lang siya. Tapos ito, kailangan nating ilagay sa labas. Kailangan mahanginan. Siguro mga 6 na araw, mga 6 days. After 6 days, papakita ko na sa inyo yung finished product nito. Ito yung preserved pork belly. Pwede namang bibili pero ayaw masyado ni amo ng mga preserved na binibili sa labas. Lalagay tayo ng cooking wine. Cooking wine. Tapos maglalagay tayo ng konting chicken powder. Tapos light soy sauce. Light yung ginagamit namin, guys. Kasi ayaw nga niya ng salty. Pero ang mahal nito, ang liit ng bottle, nasa $52. Pero okay lang, hindi naman pera ko eh. Ngayon, lalagay natin yung soy sauce muna. Yan. Tapos yung wine. Lalagyan natin ng cooking wine. Yan. Tapos konting powder. Pero parang kulang siya ng soy sauce. So magdadagdag tayo. Konting powder lang, chicken powder. Kasi ayaw ni kulasa ng dadagdag tayo. Upos na itong isa. Mamarinate na natin siya. Kailangan natin magsuot ng gloves kasi kasi matapang yung soy sauce eh. Ng kamay. Kaya kailangan naka-gloves talaga. Yan. Mamarinate natin siya konti. Soy sauce lang at saka wine at saka kunting chicken powder. Ito. Tapos, yan lang. Ganyan lang siya. Pero masarap siya pagkatapos nito. Pero mga 4 na araw hanggang 5 araw pa ito bago maano. Bago nyo. Pero nakagawa na ako nito. Kaya papakita ko sa inyo after kung
nung kakalapasan niya. Yan. Masarap siya. Halimbawa, mag-aano ka ng noodles. Tapos, pagkatapos nito, pwede mo na lang siyang i-steam. Tapos, yun na. Ilalagay mo siya ng noodles or uulamin mo siya. Depende sa'yo kung anong trip mo. Yan. Mamayang konti. Para ma-absorb mo na yung ano, pagmamarinate natin. Kaya, mayang konti muna. Okay. Diyan. Ilalagay natin siya diyan. Kagabi pa siya andyan. Hanggang ngayon. Hanggang sa matuyo siya. Pero huwag yung masyadong matuyo kasi nga matigas. Pag niluto mo na, pag ni-steam mo na, matigas na siya. Oh, di ba? Medyo mapula-pula na siya. Malapit na yan. Kunting ano na lang yan. Yan. Diba? Ang galing. Tapos ipapakita ko sa inyo. Mga ilang days lang yan. Siguro mga 3 days o 4 days lang. Kasi mainit naman. Tapos mahangin paggabi. Madali lang siyang matuyo. Okay. Abang-abang guys. Ngayon, after 4 days ko lang siyang inano sa ganito na siya guys. Ganito na yung result ng preserved pork belly meat natin. Yan. Ang gawin nyo dito, steam nyo lang to. Yan. Cut nyo lang ng half size, tapos steam nyo pagkatapos ng steam niyo mas siguro mga 30 minutes. Tapos cut niyo siya into pieces. Yung maliit lang na cut. Tapos, yun na. Pwede na ninyo siyang isahog sa noodles, isahog sa kung magluluto kayo ng vegetable or pwede na rin diretso, iulam niyo siya. Madami na kayong rice na mauubos. Yeah, ganun lang siya ka-simple, guys. Kaya, mag-preserve na rin kayo ng pork belly. Masarap siya. Try niyo. Bye-bye! See you to my next vlog.